Welcome sa ating home-based travel agency presentation. My name is Monica Nicolas, and in this video, I'll be sharing with you about online travel agency. So kung ito yung business na gusto mong simulan, panoorin mo tong video na to dahil marami tayong topic na i-cover. So without wasting any of your time, let's go sa mga topics na i-discuss ko. So, ito yung mga topics natin ngayon. Why start this business? Alamin mo kung bakit mo nga ba sisimulan tong ganitong klase ng negosyo, no? And what are the packages and inclusions? Also, magpapakita ako ng mga members' results, mga action taker na nag-start mag-avail ng package and nagkaroon sila ng mga results. Papakita natin yan. Also, papakita ko rin yung mga sample computations para may idea kayo kung magkano nga ba yung kitaan sa ganitong klase ng negosyo. Magkano yung capital, magkano yung mga expenses, at ano-ano yung mga expenses na to. Paano ka kikita sa business na to? Ano yung mga legalities na kailangan mo na i-comply para makapag-start ka ng ganitong negosyo? And once na decided ka na na mag-start ng business na to, paano ka makakapag-register? Meron din mga requirements na ano-ano ba yung requirements na need mo na i-comply. At also, ipapakita ko rin sa iyo yung system na ginagamit namin. No? Ipapakita ko sa inyo inside the system, yung simple overview, yung navigation niya, para may idea kayo ano ba yung itsura ng system na gagamitin natin. And of course, may ginawa akong exclusive bonuses para sa mga first 20 action taker sa negosyo ito. Ako po ay isang mom. Dalawa na po ang aking anak. When I started this business, is isa lang ang aking anak. That was 2016. And ngayon, dalawa na sila. Meaning, mas kailangan ko ng maraming oras sa family ko, sa anak ko, sa bahay. So, itong negosyong to, it allows me to do that. And before that, also, OFW ako. Nag-work ako sa Dubai. Single pa ako noong time na yon. And then, sa Singapore naman, yun nga, iniwan ko yung first child ko. Nag-work ako for 4 years. Kanyan, okay naman yung kitaan talaga sa Singapore. But then, nung nagkakaroon na ng edad yung anak ko, I really miss a lot of her milestones. So, sabi ko, there's something I need to do about it. But, syempre, kailangan ko rin na matupad yung mga wish ko about yung saan pupunta, saan magta-travel, ganyan. So, napunta ako dito sa mga discount lang muna. Yun lang muna yung una kong gusto, magkaroon ng mga discount pag magta-travel, ganyan. Pero, napunta ako dito sa online travel agency. So, nagkaroon ako ng mga research and then sinimulan ko na siya. But, yun nga, hindi ganun kalalim yung business information na nalaman ko about this. Kaya I was struggling for the last 2 years, from 2016 to 2018. Now, this is not about me, of course. This is about you and how you can start making money with this business. So, let's go and learn more about home-based travel agency. Now, before po tayong pumunta dun sa mga packages, inclusions, saka yung mga nitty-gritty part, I just want to make a disclaimer and make sure that we are all in the same page, no? As a newbie or zero experience, I want to set your expectation ko ano nga ba yung makukuha mo kapag nag-avail ka ng package. Importante na malinaw sa iyo kung ano yung pinapasok mo na negosyo, di ba? So, importante po yan. This is not a get-rich-quick program, ha? It's not an investment program na magbibigay ka lang ng pera, wala kang gagawin. We are not a networking company. We get paid sa mga commission through tour packages, mga airfare, ferry. Yan yung mga kinikita namin. At saka yung sa mga iba't iba pang services na mamaya, ipapakita ko sa iyo ano yung bunch of inclusions ng starter package, no? And I'll be showing you results, but all results you will see are not guaranteed. It will all depend on your efforts. Know that this is a real business that requires time and effort to make the business work. So I will be providing you tools, I will be providing you guide para ma-avoid ninyo yung roadblocks ninyo sa pagsisimula ng ganitong klase ng negosyo para makapag-focus kayo kaagad na kumita, mag-start na kayo kaagad kumita while learning, no? You can start getting extra cash
using your gadget, kahit nasaan man kayo. So itong offer na to, hindi lang to sa Pilipinas. Kahit nasa labas kayo ng bansa, may mga members ako, merong nasa Europe, may nasa US, may nasa Middle East at iba-iba pa pong bansa na nagsimula na sila as an extra income nila, no? So hindi to nakalimit sa Pilipinas lang or dapat home base lang, no? So, paano nga ba or why start home-based travel agency business? Unang-una po, ito napaka-low-cost startup yan. Okay? Low-cost startup compared kapag nag-start ka ng isang travel agency na may physical shop. Pero high return po ang income dito sa home-based travel agency. Wala po kayong rental fee, no staff needed initially kapag nagsisimula ka pa lang. Madali siya i-operate kasi kailangan mo lang is to learn about how you will navigate the system and you're good to go, no? And beginner friendly siya, hindi niyo mo kailangan ng mga coding na yan. And flexible yung workplace, yun nga, kahit nasaan ka, even if you're in the beach, nasa ibang bansa ka, pwede mong gawin tong business na to, nasa coffee shop ka, nasa bahay ka, pwede to. Okay? Dito sa business na to, no hard selling. Lifetime business na po ito. One-time payment nyo lang babayaran to. Pero mag-generate na to sa'yo na income on a daily, weekly, monthly basis. Okay? And isa pa, you can get travel discounts sa community. There are exclusive discounts kapag naging part ka ng community. And of course, it's a fun business kasi dahil travel yung ating tinututuan, you get more aware sa mga, alam mo yung bago, ano ba yung mga new attraction, ano ba yung magandang puntahan ngayon, ganyan. And of course, sense of fulfillment to see your happy clients. Ito yung pinaka-paborito ko rito. Kapag babalik sa'yo yung client mo, may nirecommend sila, ganyan, kasi nagustuhan nila yung service mo. So, yan yung mga plus factor ng bakit mong simulan ang home-based travel agency business. Coaching, January 2019. And I want to show you our members' result. Ito yung mga nag-take action sa business na to. Papakita ko sa inyo, i-pause nyo na lang yung video kapag gusto nyong basahin yung kanilang mga testimonials and mga feedback nila about ito sa negosyo na to. Ito po mga beginner to ha, mga wala rin sila experience na nag-start sila. So, in-implement lang nila yung training. Okay, so ito yung mga results nila. I-zoom lang natin ng konti. Ayan. So, ayan. One day, may nakaka-income ng 5,000. Kung makikita nyo dito yung mga testimonial nila, Manila, Cebu, Cebu, Manila, it's a proof na hindi po kami nagre-recruit dito. So, lahat po sila, nakabase sila sa mga booking. So, may mga 9 domestic, may iba-iba po ng kanilang results. Okay? So, iba-ibang tao yan, iba-iba ang result. So, another one na ipapakita ko sa inyong result is this one. So, may 27,000 in one day, 20,000 one day, may 54,000 in 48 days. Yan yung mga results nila, no? So, you can see kung ano yung possible dito sa ganitong klase ng business. So, again, hindi ako nag-guarantee na kikitain mo yan. Lahat po yan depende sa work ethics ninyo at paano kayo mag-implement ng business na to. Okay? Pag in-implement mo yung training, more or less, ganito yung kikitain mo. Okay? So, ayan, i-pause nyo na lang yung video pag gusto ninyong makita yung mga information. Ayan. Okay. Mga results nila. And ito pa. Ayan. So, may 12,000 one day, may 9 domestic booking, may 1 booking, may second sale. Iba-iba po yan, no? Now, let's go to the package and inclusions. Okay, so ito yung ating starter package. Didiscuss ko yan isa-isa. Simulan natin dito sa system inclusions. Okay, so ito po yung mga inclusions sa system.
Once na nag-avail kayo ng starter package, meron na kayong 5,000 na e-wallet fund. Ano ba yung e-wallet fund na yun, Miss Monica? Yan po yung pondo. Once na meron na kayong starter package, nag-avail kayo, pag nag-check kayo sa portal ninyo, makikita ninyo, meron na kayong ready na pera na 5,000 pesos. Nasa e-wallet nyo yun, so pwede nyo nang i-book yung client ninyo agad-agad. As long as mas mababa sa 5,000 yung kanyang ticket, pwede nyo na siyang i-book. Consumable po yan, hindi siya nag-e-expire. So, kung halimbawa na 6,000 yung ticket niya, dagdagan nyo lang yung e-wallet fund. And nasa training po, paano magta-top up ng e-wallet. Pwede pong GCash o kaya online banking. Alright? So, next naman is one login system. Meron kayong unique na login details system na kung saan ito po ay web-based. At hindi ninyo kailangan ng mga software. Hindi po siya software. Hindi nyo kailangan mag-download ng app or software. At hindi nyo kailangan alalahanin. Baka hindi kayanin ng computer ninyo yung specs. No? So, web-based po yan. Magla-login lang kayo. And makakapag-book na kayo ng client. Alright? Multiple users are allowed. Up to 3 persons. So, if for instance, nag-decide kayo na gawin na grupo, tatlo kayo o kaya dalawa kayo magpa-partner kayo sa business na to, pwede rin naman paghatian ninyo yung starter package para hindi mabigat sa inyo or kung kaya nyo naman. Pero yun nga, kung need nyo ng meron kayong kasama, up to 3 person. So, meron ng airfare, ticketing, domestic and international yan. So, lahat po, worldwide po ang ating mga ticket. So, may mga nagtatanong sa akin, Miss Monica, paano kung nasa Europe ako, nasa US ako, and then doon lang yung mga focus ko na mga airlines, meron po ba? Yes, meron po. Hindi po siya limited sa Philippines only. So, kung nasang bansa man kayo, anong airlines dyan, meron po at i-cover po yan ng system. Alright? May bus ticketing tayo to Go Ferry and Ocean Jet. For hotels naman, we are actually tied up with thousands of hotel from 1-star hotel to 5-star hotel. So, marami tayong pwedeng pagpilian. Tour packages, domestic and international. We have visa assistance. Tourist visa po ito. Travel insurance. You can put your own logo and own business name. So, may sarili kang business name dito. Hindi ka parang franchise na wala kang sariling pangalan. No? You have your own business name here. So, may own business name ka. Personal, unique login to the portal. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. And then, own service charge. Kayo po yung magsiset up ng own service charge. Meron akong guide ng mga rates. Kung hindi ninyo alam kung magkano yung ipopresyo ninyo, don't worry. May bills payment tayo. And meron din tayo yung pwede idagdag na bills payment na isa pang system. It's a free system. We have PSA also. Ano yung PSA, Miss Monica? Yung PSA, dati po yung NSO na kung saan birth certificate, death certificate, at saka yung marriage contract, yan po yung PSA. So, nag-a-assist din po tayo niyan. Apostille. Ang apostille naman po, yan po yung red ribbon before. So, kung yung mga client nyo mag-a-abroad sila and kailangan nila ipa-authenticate yung kanila mga credentials sa school, yan po yung kailangan nila, apostille. So, nag-a-assist din po ang ating system niyan. And we also have passport assistance pag halimbawa renewal, lost passport, o kaya naman new passport, yan, nag-a-assist tayo. Okay? So, yan yung makukuha ninyo sa system. Okay? Now, let's go naman dito sa ating coaching. Okay, so when you have the starter package, may kasama ng coaching and course program po yan. Dahil kapag nagsimula kayo ng negosyong ganito, tapos wala kayong idea paano ninyo sisimulan, magagaya po kayo sa akin na 2 years kong na-struggle yung sitwasyon ko dahil wala nagtuturo sa akin and wala rin ako mapagtanungan. So, yun yung pinaka struggle na part ko dahil wala talaga akong katuwang na pwede mag-assist sa akin sa negosyong ito. Wala rin akong community that time. So, talagang sinolo ko yung mga pagdurusa. So, it took me 2 years before kung mas naging familiar at nagkaroon ako ng consistent 5 digits income. So,
eto, sinama ko na siya dito para hindi kayo mamroblema na paano ninyo sisimulan kung beginner lang kayo. So, sa coaching program, ito yung mga makukuha ninyo. We have lifetime updates and marketing strategy. May mga giveaways din tayo inside members area. May mga travel deals tayo na pwede ninyong i-apply sa family ninyo at sa inyo rin. Up to 5,000 pesos per person. May mga travel discounts tayo, up to 5,000 per person din, inside exclusive Facebook group. Nandun sa community ko po yun, okay? Meron tayong, yun nga, exclusive community, may group chat support tayo. Ang babait po ng ating mga business owner dito na talaga nag-a-assist at nag-i-help din sa mga newbie. And nakaka-proud talaga sila dahil talagang very helpful sila. Nagbibigay sila din ng mga insights kung ano yung mga na-experience nila before. At nakakatulong to dun sa mga newbie na kailangan ng support, no? Na at least alam niya na hindi siya nag-iisa sa ganung sitwasyon. Tapos meron din na customer service support via email and call. Yung system po mismo, nag-o-offer sila ng email and call. Especially if you're based here in the Philippines. Ngayon, kung OFW ka, you can reach them via email, or if may roaming ka, pwede rin po yung sa call. Ready-made templates, may mga ni-ready akong templates sa inyo para ready ka nang mag-copy and paste ng mga banners, ganyan, at mga captions, at i-edit mo na lang yung mga logo, yung mga color, based dun sa preferred colors mo, sa negosyo mo. Okay? Tapos may one-on-one coaching, very important na coaching sa ganitong klase ng business, kasi if you do not know how to do this, especially mga marketing na ina-update ko once in a while, kasi pag naging outdated ka, you will be left behind ng mga business na ganito, no? So, unlimited booking na rin. Yan nga yung sasabi ko dun sa system. Unlimited booking na yan. We also have sales and marketing strategy for beginners. Ito talaga nagko-concentrate ako dito that if may mga bagong mga strategy na meron akong na-discover, na-try ko, na-prove ko, i-share ko yan sa community para lahat po ay kikita. No? There's a lot of room for this business para ipagkait yung mga ganitong strategy. So, yung mga paano mo ibebenta, saan mo kukunin yung kliyente mo, you don't really have to rely sa friends and relatives mo, although makakatulong sila, but kung wala namang magsusupport sa'yo na ganyan, you don't have to worry because I'll be teaching you that inside the community, alright? So, there are optional upgrades once you decide to have websites, but really, if you're just starting out, you know, hindi mo pa agad kailangan yan. But along the way, you will need to. Guide on legalities with costing. So, I'll share ko sa inyo dyan. Inside the community na po yan. Kung magkano yung mga presyo. Once na nag-decide ka na to really push yung all the permits. Also, yung booking rate sheets guide. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na if you do not know kung magkano yung ipipresyo ninyo dun sa service charge ninyo sa system, this will be your guide, best guide. Automation for your business. You know, when your business is growing, kailangan mo ng help, and that is automation. I will also help, give you the outsourcing, paano kayo mag-outsource ng inyong mga kailangang gawin para mas mapadali yung inyong mga workloads as a business owner. The last one is my best strategy to maximize your business exposure. So ito, excited ako dito kasi may mga bago akong ipapa kita sa inyo na mga strategy na makakadagdag sa inyo, sa inyong profit, no? Para ma-retain ninyo ang inyong client for years and years to come. How good it is na let's say may client kang isa, tapos naging dalawa sila, naging sampo, and then over the years, sila pa rin yung magiging market mo, and kung maganda yung iyong service, susunod pa, magre-refer pa sila sa iyo, and then you will grow your business sa ganitong klase ng strategy, no? So yan, in-include ko rin yan. Alright? Okay, so ngayon, ang share ko naman sa inyo yung sample computations, no, para may idea kayo kung paano ba yung kitaan dito sa ganitong business, magkano yung pwede ninyong kitain, yung mga potential income ninyo, alright? So, pag-usap
muna natin yung sample computation for airfare domestic. Kung makikita nyo dyan, nag-base muna ako doon sa 200 pesos per way rates. Kung halimbawa ang commission mo is 200 pesos lang. Tapos may tatlong tao na magbubook sa'yo in a day, that's going to be 600 pesos, di ba? Tapos, yung 600 pesos na yan, let's say masipag ka every day, meron kang at least 3 person na nagbubook sa'yo, you will have 18,000 pesos income per month para dun sa one way lang, okay? What if naman round trip? Kapag round trip ticket naman, so yung 200 mo, balikan, magiging 400 pesos. Again, may tatlong tao lang na nag-book sa'yo each day, that's 1,200 per day. And sa 30 days mo, pwede kang kumita ng 36,000 pesos. Now, sasabihin mo, Miss Monica, wala akong tatlong tao na lagi magbubook sa akin. That given, let's say nagsastart ka pa lang, yung 18,000 na yan, hatiin mo sa dalawa, yan ay sobrang hina mo, pati ito, yan pa rin yung income mo. Meron ka pa rin 4 to 5 digits na pumapasok sa bank account mo or sa GCash mo every single month. Compare sa wala kang ginagawa sa bahay, wala kang extra income, di ba? Mas maganda pa rin naman na meron kang papasok na kahit magkano compare sa wala. Especially now, nasa bahay tayo, ganyan, dapat meron na tayong extra income kasi madali na lang ngayon magkaroon ng extra income lalo na kung may internet connection ka tsaka may online business ka. Alright? So, yan yung possible income niya. Now, in a year, magkano yung pwedeng kitain natin? Ang pwede mong kitain in a year is this. Pwede kang kumita ng 216,000 kung one way lang lagi yung mabubuk mo at pwede ka rin kumita ng 432,000 in a year. Now, kung talagang mahina, again, kalahatiin mo yan, divide mo siya sa dalawa, okay? Meron ka pa rin ganyang amount each year kumpara sa kung hindi ka magsisimula ng business na to. So, yan ay airfare service only. Wala pa tayo sa mga hotel, wala pa tayo sa tour package, okay? So, let's go naman dun sa tour package. Ano naman yung sample ng ating domestic tour packages? Let's say 200 pesos per person lang ang iyong commission and meron kang 10 person sa isang buwan, meron ka lang 10 tao na nag-book sa'yo ng tour package. That's an extra 2,000 pesos for you. 400, kapag naman 400 pesos yung iyong commission at may 10 tao nag-book sa'yo in a month, may 4,000 pesos ka. Yan is domestic tour package. Now, pag international tour package naman, pwede kang kumita anywhere from 400 pesos to 5,000 pesos. So, ang income mo, pag kahit 5 tao lang sa mga ito, at kahit 2 tao lang sa 2,500 per person, ito yung mga potential income ninyo. Now, itong 2 to, malalaki to, nasa exclusive community namin to. So, kapag part ka ng, pag nag-avail ka sa akin ng starter package, you will have access on this, yung mga malalaki na mga commission. Okay? So, makikita mo rito na, let's say, sa isang buwan, 4 na 5 tao lang ang nag-book sa'yo ng tour package, you will have 2,000 pesos. Kapag 700 naman yung commission, you will get 3,500 pesos. In a month, pwede kang kumita ng 31,500 pesos pag pinagsama sa ama. Now, maybe you will say na hindi ka or wala kang 5 person no sa isang buwan. Unang-una itong 5 person na to kapag masipag ka. Minimum lang to. Napaka-conservative lang po yung nilagay ko dito na numbers para doon tayo sa makatotohanan na pwede nyong kitain. But in fact, lalo na kapag peak season, sobrang dami po ng nagpapabook. Ang 5 person na to, pwedeng isang grupo lang to or pwedeng 2 grupo. Usually po, pag may nagpapabook sa amin, minimum 2 person. So, ito, naging conservative lang ako sa computation dito para hindi tayo yung nanghahype na ganito yung kikitain. But dito, kahit 5 person lang nilagay ko sa isang buwan, 5552, ayan, pag pinagsama-sama mo yan,
31,500 ang pwede mong maging income. Kahit nakalahatiin mo yan, let's say 15,000, 16,000, nasa bahay ka lang, domestic and international, extra income pa rin yan. Sa minimum na capital po na sinimulan mo ang negosyong ito, tapos kumikita ka na ng unlimited na ganito, kahit sabihin natin 10,000 per month lang, okay? Ito mga to, kahit nakalahati lang yan ang kitain mo, good pa rin yun dahil nasa bahay lang po kayo, di ba? Na wala kayong binabayarang mga rental fee, wala kayong binabayaran ng mga extra payment, but you are earning this much amount of money. Okay? So, yan po yung pwede ninyong kitain. Ito, let's say, in a year, consistent ka sa ginagawa mo, you can start earning another 378,000 on top of this price. No? So, ito kasi airfare lang. Eh, paano pinagsabay mo airfare at saka international or domestic tour package? Pag plus mo yan, kahit mahinang-mahina ka lang magbenta, you will still get 6 digits per year. Magsipag ka lang. Kahit na nagsisipag ka, tas sa tingin mo, isa-isa lang ang nabubuk mo sa isang araw, you will still earn money. Okay? Tapos, ilas nyo na lang po dyan kung magkano yung mga internet ninyo. Magkano ba yung per month? 1,000, 2,000 ang per month? Yan po yung inyong ibawas. Yan yung magiging expenses ninyo. Depende kung magdadagdag kayo ng printer, which is optional po ang printer. Optional po yung kung gusto ninyo maglagay ng printer, magprint sa area ninyo. Kasi marami po akong members, kahit ako, wala po akong printer, hindi ako nagpiprint. Sinisend ko sa email ng client ko, and then si client nang bahala kung gusto niyang ipaprint yun or hindi. So, optional po ang printer. Alright? Okay, so ito naman po yung sample rate sheets natin kung magkano yung mga pwede ninyong i-charge sa inyong mga services. Okay, pwede nyo pong screenshot to, i-save po ninyo for future reference. But if not, meron naman din akong guide na pwede ninyong i-download at para meron kayong guide ng mga ganitong presyo. So, ang kagandahan sa starter package na to, hindi tayo nagpo-focus sa airfare lang. Sobrang dami ng services na pwede po nating i-offer. At iba't ibang way para kumita tayo. Sa ganitong klase ng negosyo, minimum lang po ang inyong ilalabas na capital, pero lifetime nyo na pong pakikinabangan yan. At itinuturo ko rin naman po sa community kung paano ninyo ibibenta yung mga packages na ito. Alright, so hindi po kayo mazizero sa ganitong klase ng negosyo. Mazizero lang po kayo kapag nag-avail kayo ng package tas wala po kayong ginawa. Kahit na mag-provide po ako ng training sa inyo kung wala po kayong magiging action, wala po talagang magiging income. So, eto naman, paano kakikita? Pag-usapan natin, paano yung magiging flow ng inyong transaction from the client, sa'yo, at saka sa system. Okay? Ito yung simple visual kung paano yung magiging flow ninyo from client sa'yo at saka sa system. So, let's say yung client mo meron siyang interest na tour package sa'yo. Nagbayad si client mo, let's say yung tour package is around 5,000 pesos. Tapos doon sa 5,000 na yun, may commission ka na 500 pesos. Okay? So, nagbayad sa'yo si client, nag-usap kayo, nag-chat-chat kayo, at nagustuhan niya yung package na 5,000 pesos. Nagbayad si client sa'yo. Saan ipapadala ni client yung pera? So, ipapadala ni client sa iyong bank account or GCash. Okay? So, marireceive mo yung 5,000 pesos sa iyong bank account or GCash. So, importante po na before you start this business, at least may GCash kayo, at least may BDO bank account kayo, kasi yan po yung mga mabibilis na transaction. Kapag may ganyan kayo, ang bilis magbayad ni client. Alright? Now, kung may PayMaya kayo, additional points din po yan. So, let's say nagbayad na si client ng 5,000 at meron kang 500 commission, na-receive mo yung 5,000 pesos sa iyong bank account. Ang mangyayari po niyan, yung 5,000, babawasan mo ng commission mo na 500 pesos. So, yung 4,500, ipapasok mo dito sa system. So, once na nandito na sa system, makaka-receive ka ng voucher kapag binayad mo na sa system. Kasi ang
45 ipapasok mo sa system sa e-wallet. So, paano mo naman itatransfer from sa'yo sa bank account mo through system? Meron po tayong GCash. Pwede ka mag-transfer ng GCash to online banking nila or parehong online banking. So, may mga BDO sila, BPI, Union Bank, PNB, Metro Bank. Yan po yung mga mode of payment ng ating system, ng system provider natin. So, once na nakapagbayad kayo, may pondo na 4,500, okay, sa e-wallet mo, doon ibabawas ng system yung tour package ni client. So, anong mangyayari once na nabawas na, makaka-receive po kayo ng email from the system, isi-send sa iyong business email address, okay, na i-register mo, and then yung marireceive mo na email, isi-send mo ngayon, i-check mo, at i-forward mo, isi-send mo sa iyong client. So, yan po yung way at yan yung flow paano marireceive ng iyong client yung voucher after niyang magbayad sa'yo. Kung mapapansin po ninyo, dito pa lang sa transaction na to, na-receive nyo na yung commission ninyo na 500. Direct na po sa iyong bank account yun. Hindi ka na nag-antay ng payout. So, diretso na sa bank account mo or sa GCash mo yung pera. Okay? So, instant money na kaagad. Okay, so dito naman pag-usapan natin yung legalities. Ano ba yung mga initial requirements or legalities na kailangan para makapag-start ka ng home-based travel agency? Ito yung legalities na kailangan kapag magsa-start ka na ng physical shop mo na travel agency. Pero kung ikaw ay mag-home-based travel agency muna, you can start with DTI lang. Okay? Kasi meron tayong learning curve. Tapos kapag kumikita ka na, of course you can follow up yung mga ibang requirements. Okay? So pwedeng simulan mo muna sa DTI. Okay? Kahit na hindi mo muna i-process yung mayor's permit at saka yung BIR. Kasi nagsisimula ka pala. Alright? Now naman, pag-usapan natin yung requirements. Ano ba yung mga requirements na kailangan? Una, internet connection or yung data. Ang kagandahan sa business na to, hindi mo kailangan ng mataas na specs ng iyong internet para lang makapag-book. Dahil tayo ay web-based, wala tayong software na gagamitin, wala tayong app. Basta stable lang ang iyong connection, makakapag-book ka ng iyong client. Pwede ito sa smartphone, pwede sa desktop or laptop. Kailangan din ng isang valid ID. Form. Yung form, sa akin yun sa Facebook page ko, kontakin mo ko para bigay ko sa yung form, yun yung fill upan mo. Of course, kailangan mo mag-avail ng starter package para makapag-start ka ng ganitong business. So, bago tayo pumunta doon sa pricing ng starter package, meron lang akong question sa'yo. Sa tingin mo, magkano mag-start ng isang physical travel agency? Magkano sa tingin mo yung capital na kailangan ng isang magnenegosyo ng travel agency na may physical shop na? So, according sa isang blog, ang small travel agency na may physical shop may start up na 50,000 to 100,000. Maliit na travel agency lang yan. Okay? So, yung mga documents, office equipments, mga utilities, at saka yung rental, papalo ng 50,000 to 100,000. Kung medium business naman ang travel agency, kailangan mo ng capital na 450,000. Okay? So, again, ang small travel agency, kapag physical shop, 50,000 to 100,000. Ang medium business travel agency naman, nasa 450,000. So, kung may ganun kang capital, pwedeng-pwede ka mag-physical travel agency. Pero kung paano kung wala? Paano kung below 50,000 lang ang capital mo sa travel agency? Good news, kasi ang home-based travel agency po ay hindi ganun kalaki ang startup. You don't have to start 450,000, not 100,000, not even 50,000. Ang home-based travel agency ay mas convenient, mas low startup. Kahit mura lang ang business ng home-based travel agency, alam mo ba na hindi para sa lahat ang negosyong ito? O hindi para sa'yo ang negosyong ito? Una, wala kang at least 10,000 pesos plus
to start the business. Panood mo itong video na to, pero curious ka lang, wala ka namang balak talagang simulan ng negosyong ito. Yung tao na ayaw mong mag-invest ng time para aralin yung business. Gusto mo agad-agad makikita mo yung results. Gusto mo agad-agad successful na. So, negative person ka at mas lamang reklamo mo kaysa sa gawa. Para lang ito sa mga taong ready nang simulan ang dream business nila. So, kung ikaw yung mga na sabi doon sa unang mga binanggit ko, skip mo na tong video na to. Huwag mo nang aksayahin yung oras mo at panahon mo para panoorin lang tong negosyong to na hindi mo naman intentionally simulan. Pero kung ikaw ay ready na magkaroon ng online travel agency, keep watching because may ibibigay pa akong mga bonuses para lang sa iyo. So, mabalik tayo dun sa tanong na, how much capital sa home-based travel agency? Magkano nga ba talaga ang negosyong ito? For only 10,990, may starter package ka na home-based travel agency. Hindi mo kailangan gumastos ng 50,000 pataas para sa negosyong ito. Kaya ito yung para sa akin, isang magandang startup, especially if interested ka sa isang travel agency business. Kung mahilig ka mag-travel, kung stay-at-home mom ka, kung OFW ka, tapos namamasyal-masyal ka na gusto mo maka-discount, pwedeng-pwede itong ganitong negosyo dahil mababa lang yung kanyang capital to start the business. So again, ito yung mga inclusion niya. At sa 10,990 na to, again, meron ka ng 5,000 e-wallet. Okay, so technically, ang binayad mo lang is 5,990 para sa coaching plus yung system mismo. Alright, so wala na tong hidden charges, wala nang networking, wala nang invite, at walang quota. Unlimited na rin yung booking. So again, yung breakdown natin, 5,990 lang halos ang binayaran mo, coaching plus booking system meron ka na. Dahil yung 5,000 na yun ay e-wallet fund mo. Again, yung e-wallet fund na yan, pondo mo yan. Makikita mo yan sa loob ng system mo. Once na nag-avail ka, meron ka ng ready na 5,000 pesos para i-book yung iyong client. Okay? So, note lang, system plus course plus coaching plus bonuses ang iyong matatanggap sa halagang 10,990. Okay, so ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga bonuses na exclusive kong ginawa, tailor-made para dito sa ganitong klase ng negosyo. And alam ko na malaki yung magiging tulong ng mga bonuses na to sa mga newbie na online business owner for travel agency. So, let's go at isa-isahin natin kung ano-ano itong mga bonuses na ginawa ko para sa inyo once na nag-avail kayo ng starter package sa akin. Okay? Okay, sa bonus number 1 natin is 15 Facebook hacks, no paid advertising. Ito yung mga hacks na pwede ninyong gawin para magkaroon kayo ng mga benta, mga sales kayo, mapalago ninyo yung negosyo mo online using Facebook nang hindi kayo nag-a-ads. Okay, so kung limited lang yung budget mo, pero gusto mo pa rin manalo sa ganitong klase ng negosyo, itong Facebook hacks na to is ginamit ko. At nakakita ako ng results dito. So, ito, sinishare ko to sa inyo. You can use this one. Okay? Bonus number 1 yan. Okay? Bonus number 2 naman is TikTok Business Mastery. Okay? So, kung beginner ka, itong ebook na to, makakatulong to sa'yo. Paano ka mag-stand out sa TikTok sa business na to? Now, optional to, but this is a bonus. So, take advantage of this ebook dahil napakadami ng mga laman nito na talagang makakatulong sa'yo para mag-grow mo yung home-based travel agency ninyo using TikTok. Okay? You don't need to do ads with this one. Free method din siya. It's worth 1,200 pesos din. Bonus number 3 is 48 weeks marketing plan for a startup online travel agency owner. Ano naman ito? Guys, ito ay isang buong taon na marketing plan ninyo. Paano ninyo i-market yung business mo online. Okay? So, you don't have to worry na baka wala akong mailagay na content, wala akong maisip, paano ko ipopromote yung negosyo ko. Sagot ka ng bonus number 3 na to. Okay? 48 weeks, sobrang jam-pack ng mga information ng ebook na to na talagang magagamit mo
for your online travel agencies. Talagang naka-design lang tong marketing plan na to for online travel agency. Again, this is an exclusive bonus pag naging part ka ng community, pag nag-avail ka ng starter package. Okay? Ang bonus number 4 naman natin is startup launch branding templates. Ito yung mga Facebook logo, Facebook cover, e-receipts, banner templates, yung mga designs mo ready na for you, okay? Gagawin mo na lang siya, i-change mo na lang ng color, ng logo mo, iti-tweak mo na lang, but may mga ready-made na. Now, kung meron ka na sariling logo, may naiisip ka ng sarili mo na design at gusto mo ikaw na lang, pwede rin naman, but this is actually a bonus. So, might as well take advantage of this one, okay? So, the price of this one is worth 2,800 pesos. This is gonna be a bonus for you. Ito naman, very exciting to. Bonus number 5 is discover online businesses na pwedeng mag-additional income sa'yo na 100 up to 2,000 per month, okay? I will be revealing sa'yo not common businesses online na pwede mong simulan for you to generate an extra $100 to $2,000 per month, okay? I'll be showing you that one inside exclusive community, okay? Ang pinakamaganda dito is that meron ka ng online travel agency, pwede mo rin itong maging side hustle, okay? Papakita ko to sa'yo and it's up to you to take action, okay? So, hindi marami ang nakakaalam niyan dito sa Pilipinas o sa ating mga Pilipino, but with this one, I will reveal to you mga system na ito na pwede mong pagkakitaan, okay? So, for bonus 6 naman, YouTube growth hack. Paano mo mapapalago yung negosyo mo using YouTube? Ano yung mga tools or ano yung tools na specifically ginagamit ko para mag-grow yung aking maliit na YouTube channel? Okay? So, yan yung bonus number 6 na yan. So, kung halimbawa meron sa inyo na, let's say, gusto mo mag-travel vlog, okay, and gusto mo i-rank yung YouTube, ito yung perfect bonus for you, okay? For bonus 7 naman, I'll be giving you AI tools for your travel agency growth. Ito yung mga artificial intelligence na mga tools na magagamit mo sa business mo. And itong tools na to, ina-update ko to. So, mas dadami at dadami pa to. Magagamit mo to para sa negosyo mo, para makapag-start ka ng iyong travel agency. Mas mapadali yung iyong negosyo. Kahit na mag-isa ka lang sa business na to, is magagawa mo yung mga task efficiently with using AI tools. Okay? Bonus number 8 naman is yung 90 highly targeted group list of clients. Dito mo makukuha yung mga kliyente mong stranger. When you're starting out at hindi ka na support ng iyong family, ng iyong friends and relatives, ito yung go-to na place mo para makakuha ka ng client right away. Okay? So, ito napakalaki ng value nito dahil hindi mo na kailangan hanapin yung client mo. You just have to be consistent na i-implement yung training and you will see results dito sa mga list na to. Okay? Nandito yung mga client mo. This is a gold mine. It's all yours. It's worth 1,500 pesos, by the way. Bonus number 9 is ebooks for business growth. Ito yung mga ebooks na makakatulong sa'yo sa mga strategy mo online. So, pwede kang basahin mo to. Ito yung mga ebooks na magbibigay sa'yo ng kaalaman kung ano ba yung mga pwede mo pang idagdag sa business mo as a travel agency owner, no? Kahit na home-based ka, basahin mo itong mga e-books na to. Makakatulong to sa growth mo at magkaroon ka ng mga consistent clients. Okay? So, total natin yung mga bonuses na nakuha mo. So, recap natin yung mga bonuses na makukuha mo. First, yung TikTok Mastery as beginner, it's 1,200 worth. 90 highly targeted group list of clients worth 1,500. 15 Facebook hacks, no paid advertising, 1,200. 48 weeks of marketing plan for your startup online travel agency. It's worth 4,900. Startup launch branding templates, it's 2,800.
Discover Online Business Additional Income Stream 1,200, YouTube Growth Hack 3,900, yung eBooks for Business Growth, it's 2,200, and AI Tools for Your Travel Agency Growth. So these are all worth 18,900. But if you become part of the 20 clients, you will get this for free. Okay? Libre mo na makukuha to. Just by availing the starter package, you will have access on this bonuses. Alright? Now, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo yung portal, yung system. Papakita ko sa inyo yung dashboard para meron kayo idea ano ba yung itsura ng system na sinasabi ko. Okay, so for expenses naman, ito naman po yung ating expenses. Sa Homebase Travel Agency, yung starter package mo lang na 10,990 plus yung internet connection mo. Now, sinabi kong 1,500 but I know may mga iba't ibang plans. Depende pa kung ano yung service provider mo. Siguro may 800, may 2,000, may 3,000. But let's just go for the 1,500. It all depends. So basically, ang expenses nyo ay dalawa lang. So, yung starter package ninyo and then yung internet connection nyo. If you have your smartphone with you, okay na yan. Makakapag-start na kayo mag-book ng client nyo. Okay? So, optional expenses naman ito. Kung halimbawang naka-data plan ka lang, ganyan. 50 pesos for 3 days, ganyan. Optional din yung printer. So, kasi ngayon, paperless na. Once na na-receive mo yung email from the system ng e-ticket, usually yung e-ticket mismo, pino-forward na through email sa client mo and then choice na ni client yun kung ipapaprint niya or not. So, optional yung printer. Kung gusto mo mag-extra mile na pupunta sila sa place ninyo tapos bibigyan mo sila ng hard copy, pwede kang bumili ng printer. But again, optional po yan. Hindi po ninyo kailangang bilhin yung mga to or gastusan itong mga to if you're starting out. Laptop tsaka desktop,
pwede rin or desktop, 20K, 30K, yan yung mga range niyan. DTI, if gusto nyo magkaroon ng DTI, 230 pesos barangay ang scope. So, these are all optional. Initially, kapag magsa-start ka ng home-based travel agency, again, starter package lang na 10,990 at saka yung internet connection nyo. And that's good. Hindi nyo kailangan itong mga to, optional to. So, ibig sabihin na optional, pwedeng isunod nyo na lang kapag nakikita nyo na yung income ninyo, lumalago na, you want na magkaroon ng printer, ng laptop, kung ano man yung desire ninyo, optional po yan. Hindi naman yan kailangan isabay dito sa mga expenses ninyo, okay? Ito lang, 10,990 plus 1,500 or yung kumagano yung internet connection nyo, pwede na kayo mag-start ng ganitong business, okay? So, malinaw tayo sa expenses.